Magandang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Muli po dito po sa himpilan ng Aksyon Balibago, Gawin ng Tama. Mula po sa programang binhi ng magandang balita, nawa ang pagpapala ng Diyos ay suma ating lahat. So agad-agad po, basahin natin ang ating pong panimulang mga talata. Mula po dito sa mga taga-Galacia 6:7-8. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihit. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sabayan na po natin agad ang dito po sa kwento ng buhay ni Jose na tinawag nating Joseph the Dreamer dito po sa mga kabanatang 45 ng aklat po ng Genesis 1 hanggang sa mga sumusunod pong mga talata. Dito po itong paksa na pag-usapan natin nagpakilala na si Jose sa mga kapatid niya. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy sila siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang taggutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin ang mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapagpayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama, at ibalita ninyo ako ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon mapangangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang taggutom, at hindi ko gustong makitang sino man sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto, at ikuwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin, at ito na may umiiyak ding yumakap sa kanyang kuya ni Jose na si Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita ng mga kapatid ni Jose ay dumating. Ikinutuwa ito ng paraon at ng kanyang mga kagawad. Sinabi ng Faraon kay Jose, pakargahan mo ng pagkain ng mga hayop ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahayan nila. Ibibigay ko sa kanilang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala sila ng mga karwahe para magamit ng kanikanilang asawa at mga anak
paglipat sa Ehipto. Huwag na nilang panghinayangang iwanan ang kanilang ari-arian doon, sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan gaya ng utos ng paraon, at pinadhalan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa'y binigyan ng tig-iisang bihisan, maliban kay Benjamin, 5 ang kanyang bihisan, at pinadalhan pa ng 300 pirasong pilak. Pinagdalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Ehipto, karga ng 10 asno. 10 asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain upang may baon ang kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, "Huwag na kayong magtatalo-talo sa daan." Umalis na nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating dooy, sinabi nila kay Jacob, "Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto." Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanyang bilin ni Jose at makitang mga karwahing ipinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. "Salamat sa Diyos," sabi ni Jacob. "Buhay pa pala ang aking anak. Papuntahan ko siya, pupuntahan ko siya bago ako mamatay." Yun po ang nangyari, at tunay ngang nagpakilala na si Jose. Bago po ito, ang kwento na ito, na nung bago magpakilala si Jose, nalaman natin at nakita po na talagang nagkaroon na ng iyakan, no? At si Huda ay halos mamatay na rin sa hinagpis. Kaya itong si Jose, hindi na rin niya mapigilan ang kanyang damdamin. Kaya yan, nagpakilala siya at sinabi niya at ikinuwento niya ang lahat ng bagay. Isa sa mga pinakamaganda po na pwede nating makita rito ay yung nangyari ang lahat ng bagay. Sabi nga po ng Roma 8:28, ang lahat po ay, all things po are work together for good. Nagkakalakip-lakip sa ang lahat ng bagay sa ikabubuti ng mga tao na tinawag ng Diyos. Kagaya ni Jose, na siya po ay nagumpisa sa pinaka, sabi nga po eh, from the scratch, sabi nga, no? At siya po ay binugbog, siya po ay nakulong, siya ay pinahirapan, naging alipin siya, at ngunit may taglay siyang pagpapala mula sa Panginoon. May taglay siyang karunungan na alam niya kung ano yung ibig sabihin ng mga panaginip. Ito'y mula sa Panginoon, kaya siya'y naging gobernador at pumapangalawang mataas sa buong Ehipto. Kaya nga sabi niya, ang lahat ng bagay na ito, huwag niyo nang sisihin ang inyong mga sarili. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, pinahintulot ng Diyos ito upang ako'y mamahala dito sa Ehipto upang ang lahat ay maligtas sa kagutuman. Ito po ang sinabi ni Jose, upang maging kayo na mga pamilya ko ay maililigtas sa kagutuman, sa dumarating na kagutuman. No? Alam po nyo, ito po yung panahon, mga patuloy na sumusubaybay. Itong panahon natin ngayon, ito yung panahon ng pag-iipon po ng mga bagay na mula sa Diyos. Darating ang panahon na sabi nga po ay matinding kahirapan, kung dumating man yun, at least tayo po ay nakaipon na ng mga bagay na mula sa Diyos, no? So kung ito man ay kagutuman, so o kagutumang pang-espiritual, ito po yung panahon ngayon na mag-ipon tayo ng mag-ipon ng mga pagkaing pang-espiritual upang sa gayon pagdating ng araw na magkakaroon ng kagutumang pang-espiritual, meron na tayong karga-karga, sabi nga katulad ni Jose. So pinahintulot ng Diyos yun, no? So nilagay siya sa mga langaning mga sitwasyon sa buhay niya, pero at the end of his life, nakita natin sa dulo
na tunay nga pong siya ay pinagpala ng Panginoon. Ang kanyang mga pamilya ay nailigtas niya sa kagutuman. Hindi lang ang kanyang buong pamilya, kundi ang buong Ehipto at yung mga karatig bansa po dahil sa taglay na pagpapala na mula sa Diyos dito po kay Jose. Kaya napakaganda ng naging kwento nitong buhay ni Jose. At nakita niya na sige, iuwi na ninyo yan at kumbaga dito dalhin nyo na ang mga pagkain kay Ama, kay Amang Jacob, kay Israel. At pinadalan pa niya ng mga karwahe, kumbaga. Sige, dalhin nyo yung mga lahat ng klase ng sasakyan dyan na 4x4, kumbaga, sa panahon na yon, upang sa gayon ay mga pagkain, mga trigo, mga pinakamainam na produkto mula sa Ehipto ay pinadala niya. At doon nga, nung dumating na ang mga magkakapatid po sa harap ni Israel, ni Jacob, ay talagang ikinuwento nila at namangha talaga itong si Jacob at nagpasalamat ng todo-todo sa Panginoon nang sinabi niya ay buhay pa pala ang aking anak. Kaya sabi niya, bago ako mamatay, kailangan magkita muna kami. So, sa mga susunod pong mga paksa natin, tignan natin yung pagkikita ng mag-ama. At doon po natin siguro bibigyan ng konklusyon na sa araw ng bukas po, no? Yung kwentong ito, kwentong napakagandang kwento ng buhay ni Jose. So sa pagkakataon pong ito, nais ko po kayong ipanalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita, mga kwentong ito na masasabi namin ito'y makalangit, Panginoon, na mula sa iyo, yung buhay ni Jose. Kaya Lord, marami kami mga natutuhan at nawa ay pagpalain niyo po ang aking mga kapatid ngayon, mga kabarangay, mga magulang na patuloy na sumusubaybay po sa binhi ng magandang balita, na nawang patnubay mo ang gabay mo at ang mga pangangailangan namin, naway pagkaloob mo sa amin, pampisikal, pampinsansyal, Panginoon, at lalong-lalo na po sa amin pong pangangailangang pang-espiritual. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ito po ngaming nagkaisang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po'y magsabing amen and amen. Muli po, mula po rito po sa himpilan ng aksyon balibago gawin ng tama, ito po si Pastor Firmamak na patuloy na nagsasabing ang mabuting binhi ay magdudulot ng magandang buhay. Mula po sa programang Binhi ng Magandang Balita, pagpalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin. Bye now.